buhay mga ka-agri at saka mga kabato at saka mga kaibigan natin ng Hulabur World. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo ito at saka ito po kasi baka akalain nyo hindi po ito original na fossil stone. This is an original fossil stone po at sa katunayan po itong isa mga ka-agri ay biniyak na ito ni Sir Agri and Adventures kanina kasi akala niya hindi po legit na legit pero nabiyak na po yan dito. Ipapakita natin sa inyo yung laman niyan sa loob talaga at saka kanina yung before po siya na hindi po siya nabiyak kasi akala na hindi niya legit daw na ano na fossil stone pero sa inyong nakikita po mga ka-agri ito po mga patunay po ito na ito ay isang totoong fossil stone at saka nakita natin sa ibang mga vlog at saka international po mahal na kasi ng mga bato ito. Ito po ay talagang ginagawang tawag ng collection po mga ka-agri. Ito po kung makikita ninyo parang simple lang siyang kabibe, a simple shell. Pero kung bubuksan po natin yan, kapakita po natin, napakaganda pala ng naman niya sa loob. Kasi accidentally kanina nahulog niya ito at saka naputol mga ka-agri. I will QC, yan o. Ganyan kaganda ang kanyang laman sa loob ng fossil stone na ito. At ako nga po ay nahihinayang na ganito kaganda yung fossil stone sa loob. Ibig sabihin po, it takes already thousands of years po yan bago yan ma-fossilize dyan. At sayang, nabiyak po siya. Yung mga iba nakikita natin mga ka-agri ay yung mga ano lang eh. Tawag doon mga crabs, mga simple shell. Ito po, makikita natin, ano siya, kakaiba talaga siyang shell. Yun po, yung laman niya. Napakaganda po talaga. At hindi po malayo na dyan sa aming river area po ay marami para talagang mga fossilized stone dyan na pwedeng mapagkakitaan someday, magiging collection. Napakaganda po talaga nila, mga ka-agri. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi nahinayang po ako. Dapat po sana ay ano yan dito oh. Dito yan kukunin. Para hindi masira talaga yung fossilized na shell na ito sa loob ng bato. Kasi po kita eh, kita na yung konting ano niya eh, area niya eh. Balik lang natin sa position kanina. Ay, sandali. Itong kita mga ka-agri, ang ganda talaga ng ano eh, ng tawag doon, ng stone, sayang nga lang. Yan po, sayang nga lang, naputol na. Yun lang siya oh. Ayan. Ayan. Nakita yan kina sa, akala niya hindi ano eh, hindi realistic eh. Pero nang nabuksan po talaga mga ka-agri, napakaganda talaga ng talaga ng kanyang laman. Buti na lang nakapag-video ako kanina niya na walang na hindi pa naputol. Hindi niya pa nabitawan. Yan po. Yan lang po muna may share natin sa inyo. In the river po, maraming mga kakaibang bato na pwedeng makuha doon at mayroon kami nakuha doon na parang maliit nga na diamonds. We just don't know kung totoo. Ano yun kasi Sir Agri. Sana ay totoo po yun. Sinishare lang natin sa inyo, binablog po natin para po imibahagi natin sa bundok na ito po ay mga mahalagang bato na pwedeng mailagay sa mga museum. It takes thousands and thousands of years po bago po ito maging ganito. Try nyo pong tawag doon, try nyo pong i-research yung mga fossilized stone, mga fossilized crabs, fossilized na mga shell po sa bato nang malaman ninyo kung gaano po kalaki yung halaga nun mga ka-agri. Sige po, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ito. A short message lang po. Ito, shout out sa lahat nating mga followers at saka mga kaibigan sa Buhay YT at saka sa Buhay page po. Thank you so much. This is your friend once again, Agritechnics TV. Bye-bye na! In fact, mga ka-agri, mayroon pa tayo dito yung mga collections niyan ng mga fossilized stone. Gaya rin ito, hindi masyadong okay yung ano natin, ano, yung like natin. Ano. Kaya po nito, oh, yan. Fossilized stone rin yan. Ang dami nating mga fossilized stone dito. Ang gaganda nila talaga matingnan mga kagri. Meron tayong nakita doon. Hindi natin alam kung bato ba o tawag doon. Ito ba ay bato or malaking tawag doon malaking bahagi ng bone ng dinosaur or something. Pero ginawa nating collection mga kagri. Yan po, maraming salamat. Maraming salamat po.